Ayun. Yan o, parang sugat. Yan o. So that's red mites mga kaparmi. So what's up sa inyo again mga kaparming, no? So in this video, paano natin malalaman na mayroong mga thrips and mites sa ating talungan at kung ano yung dapat nating gawin. So kung interesado ka sa aking video, don't skip and subscribe ka naman kung hindi ka pa nakasubscribe and share mo naman to para masaya tayo. Okay? Farming, no? Ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga palatandaan na meron tayong trip sa ating talungan, no? Kapag ma-observe natin yan sa bunga, at kapag mites naman, ma-observe natin yan kaparati sa dahon. So, papakita ko sa inyo mga kaparming, no? So, ayan mga kaparming, yan, papakita ko sa inyo yung part na may kuana, na may mga tinamaan ng trips. Ayan, no? So, kadalasan kasi mga kaparming, ang trips ay tumatama dito sa may puno. Ay, din yan, sa may parang haharvestan. Tapos, hindi ko alam kung anong tawag yan sa inyo, basta dyan sa amin, ganun. Tapos, habang lumalaki yung talong, is gumuguhit dyan. Katulad ng, hanap tayo ng iba pa. Yan, oh. Yan. Yan, oh. So, parang, ano, may sugat yung bunga. No? Hanap pa tayo ng iba pa. Ayun, oh. May nakita ako. Ito mga ka-farming, oh. Ayan, oh. Parang sugat siya. Oh, ayan, oh. Ayan, oh. Yun. Yan o, parang sugat. Yan o. Dito siya sumusugat yung trips. Kaya pag gumahaba yung talong, parang gumuguhit siya dyan, no. Based lang po yan sa aking observation para sa trips, no. So kapag ka ganun mga kaparming yung ating kuan, yung ating mga product na na-harvest natin sa talungan, nagiging kuan na siya, bumababa yung klase ng ating o kalidad ng ating harvest. Kaya napupunta po siya sa class B, class C, which is yun na po yung pinaka bumababa din yung presyo. So ang aim natin, mas maraming class A para mas mataas yung presyo. Siyempre naman kasi laki-laki ng gastos po natin sa ating talungan. Ayan o, oh. Ito mga kaparming, oh. Ayan o, oh. Naglalakad ako, may nakita ako, no. So ito, hindi mo na ito makukonsider na class A kasi nga siyempre hindi naman siya perfectly yung kanyang fruit, no, na walang sugat, no. So ganun yung epekto ng trips mga kaparming dito sa ating talungan. So dako naman tayo sa mga mites. Okay, so ayan mga kaparming, sa inyong harapan ito ang sample na merong mites yung ating puno ng eggplant, no. Kapag ka may mites mga kaparming, alam natin na sinisip-sip niya yung mga juice dito sa dahon. At kapag ka sinip-sip niya yung juice, siyempre hindi yan makakapag-perform ng pag-develop ng mga flower at mabuo into fruit. Yan, yung bunga. So, apektado yung harvest natin. So, paano kung nasabi na meron siyang kuan, mites? Yan mga kaparming, oh. Makikita nyo. Ayan, red mites yung umatake dito and napakabilis po niyan dumami at napakadilis maghawa sa iba't ibang mga puno. Kadalasan nakikita siya sa ilalim mo. Nakikita ba? Ayan, no, pag basta pinag-search nyo sa Google red mites, pulay-pula siya mga kaparming, oh. Ayan. So, ganun yung na-experience namin mga kaparming dito sa ating talungan. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung aming solusyon diyan, no. Kasi if ever man na ma-encounter niyo yan sa inyong taniman na talong at kung meron kayong alam na pangsugpo diyan na sa tingin niyo ay naging effective, comment down mo naman. Pero kung ikaw ay baguhan pa sa pagtatanim ng talong, kaya first time na magtanim ng talong at naranasan niyo yun, aking i-share sa inyo kung ano yung ginagawa namin kapag mayroong ganoong mga cases ng peste sa ating taniman. Ayan, so mga kaparming, ito yung gamit nating gamot para sa mites, no? Abamectin ang AI niya, Atmos. So merong mga iba't ibang brands ng Abamectin, pero ito kasi yung ano namin, tested namin na brand ng Abamectin na effective, no. So kung gusto ninyong subukan 'to mga ka-farming, sa Shopee meron po tayo nito. Okay, no. So ang ginagawa namin is isang kutsara lang po ng
Atmos. Ayan, no? So, isang kutsara lang po kasi 250 ml lang ang kanyang packaging. So, isang kutsara and then dalawang kutsara ng Nimbisi din yung ginagawa namin ito. No? So, ayan. And then, itong Nim. Ayan, Nimbisi din. Ayan. So, paghahaluin lang natin to mga kaparming, yung dalawa na yan. And then, goods to go na yan sa ating sprayer. So, hi mga ka-farming. Tayo'y ginabi na. Maraming salamat sa panonood. Peace, bye-bye. Pagod na minin.